Update tayo sa sitwasyon sa Batasang Pambansa sa Quezon City kung saan gaganapin ang State of the Nation Address si Pangulong Bongbong Marcos. At may unang balita live, ang kasama natin si Mariz Umani. Mariz. Good morning, Evan. Narito pa rin po tayo ngayon sa Batasang Pambansa para sa inaabangang ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At sa mga sandali pong ito ay narito na tayo sa South Wing Lobby ng Batasang Pambansa. Bago po tayo makapasok dito, ay panibagong layer ng security check ang kailangang daanan bukod po dun sa mga security layers na po na daraanan sa pagpasok pa lang ng Batasang Pambansa. Dito po ay kailangan muling dumaan sa another security check. At makikita rin po natin, may mga canine units na nagbabantay at nag-i-inspeksyon sa buong paligid ng Batasang Pambansa para masiguro ang kayusan. At dito naman po sa South Wing Lobby ay makikita natin na nakalatag na ang red carpet at kabilang po kasi itong South Wing Lobby sa mga daraanan ng mga VIPs o mga very important person na dadalo po sa State of the Nation Address si Pangulong Bongbong Marcos. At isa po sa mga inaasahang darating at dadalo sa State of the Nation Address si Pangulong Bongbong Marcos ay ang ating Labor Secretary o Department of Labor and Employment Secretary na si Bienvenido Laguesma at siya po ay ating makausap sa umagang ito. Magandang umaga po sa inyo, Secretary Laguesma. Si Mariz po ito at live po tayo ngayon sa Unang Balita. Magandang umaga, Mariz, at magandang umaga din po sa lahat ng inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. All right, Secretary, una po kasi sa lahat ay sa survey po ng Okta Research, kasama sa top urgent concerns ng mga kababayan natin ay yung taas sahod at paglikha ng mas marami pong mga trabaho para sa ating mga kababayan. Ito po ba ay naging bahagi ng inyong rekomendasyon? Inaasahan po natin talagang matatalakay in detail sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos mamayang alas 4. Mariz, kagaya ng nasabi ko sa iyo, hindi ko po mapapangunahan kung ano po ang nilalaman ng pungsona ng ating Pangulo. Kami pong lahat po ng mga departamento naman ay hiningan po ng mga input kung ano po yung mga usapin na dapat po yung mapagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan. Kung meron po mga accomplishments, ay tuloy-tuloy pa rin po ang dapat na gawain dahil alam naman po natin dumadami po ang bilang ng ating mga manggagawa na pumapasok sa ating labor force. Kaya po, dapat ay hindi tayo maging safe sa mga ginagawa. At yan po lagi naman ang direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Lalo pang pagbutihin, palakasin at paigtingin yung aming mga ginagawa sa pakikipag-ugnayan po sa ating pribadong sektor. Bahagi po yung mga gawain na yan ay may kinalaman siyempre sa mga usapin na malapit sa puso ng ating mga magkaba at binabalansin naman po doon sa interest at concerns din po ng mga namumuhunan. Bahagi rin po kasi ng binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na direktiba sa Department of Education yung pagtibayin po ng K-12 no, para makatrabaho na rin ang mga graduate ng K-12. Kayo po, sa bahagi ng Department of Labor and Employment, ano po yung mga ginagawa nating hakbang naman para masigurong yung mga industriya ay pipili ng mga K-12 graduates kahit na more leaning sila no, sa mga college graduates? Mariz, batay po dun sa mga datos na nakalap namin sa mga job fairs sa isinagawa ng atin pong tanggapan sa pamamagitan po ng kooperasyon ng pribadong sektor, yung mga business organization. Marami na rin po naman ang nahahire na isleyo ng mga K-12 graduate. Ang kailangan lamang po siguro, patuloy pa naming palakasin yung tinatawag natin na paghahanda sa kanila doon sa kanilang transition from school to work towards na ikangaya environment. At ito po bahagi ng mga ginagawa. Magbuhat pa po nung pagsimulang manungkulan itong pangkasalukuyang administrasyon. At nung nakaraang taon nga, nagkaroon po ng pagkupulong at pagsasanib ng pwersa ang Department of Education, ang atin pong DOLE, ang CHED at ang TESDA upang magkaroon po ng tinatawag na convergence po, pagsama-sama, complementation ng mga ginagawa ng mga nasabing departamento, nang sa ganun matiyak natin pagka ikaw po ay nakatapos ng senior high school,
meron ka pong mapupuntahan na hanap buhay. Mm-hmm. Secretary, bago po ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, nagkaroon po ng week-long protest action ang mga grupo ng mga manggagawa at sila po ay nananawagan ng mas mataas na sahod. 150 pesos po ang hinihiling nila, no, dahil hindi raw po sasapat yung 35 pesos. Bagamat nasa regional wage boards po ang hakbang na ito, ano po ang tulong na may gagawa natin? Gaya nga po na binanggit nyo, kailangan balansihin. Pero paano po natin matutugunan yung hiling na ito na hindi daw kasi sasapat yung 35 pesos? Ano man po sigurong hakbangin ay maaaring masabing hindi sasapat. Pero ilang beses ko na po itong naipahayag. Ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards po, ang kanyang tinutukoy ay adjustment lamang sa minimum wage. Beyond the minimum wage po, yun po ay pwedeng mapaloob doon po sa ugnayan, usapan po ng manggagawa o kadlang kinatawan at ng namumuhunan. Sa bahagi po naman ng organisadong sektor, ang preferred mode po, yun po yung talagang pangunahin na dapat na gamitin na mekanismo, yung tinatawag po natin collective bargaining. At kami po, sa ginagawa po namin kung ano ang pinagkaloob na mandate sa ilalim ng batas, ito nga po ay may kinalaman sa adjustment ng minimum wage. Ganun pa man, meron din pong mga intervention na may kinalaman sa non-wage benefits at kung matatandaan po natin, meron din pong ipinatutupad ang DSWD, yung pong AKAP na programa, ayuda para sa mga kapusakita. Ito po ay nakakatulong doon po sa mga babayan natin na nangangailangan pa ng supplement o kaya naman ay complementary amount, matugunan po yung kanilang pangangailangan. Alright, maraming salamat po sa impormasyon binigay niyo po sa amin at sa panahon po na inilaan niyo para sa unang balita. And we will see you later, Secretary Bienvenido Laguesma, ang kalihim po ng Department of Labor and Employment. Ingat po, sir. Maraming salamat, Maris. Maraming salamat po sa iyong programa. Mabuhay po kayo. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.